give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating Treasure Marker Analysis. Merong video dito na napakaganda. Kasi ito'y sadyang nilagay dyan ang mga bato. Kung napansin nyo, itinayo, diba? Nakatayo, tinusok ang malalaking bato. At hindi yan natural. Kasi tinayo lahat eh. Diyan pa lamang, mahalata mo na nakakaiba talaga siya. Oh, ayan oh. Mamaya ay gagawa tayo ng ilustrasyon sa analysis nito kung paano pwedeng mahanap ang nakabaon dyan. Okay, ito yung series of stones oh, nakatayo na nakita nila katiyat. Hindi lang dyan, sa kalayuan yan ay mayroong napakagandang bato na may legit square hole, which means treasure on the spot. Kaya ito, magandang site ito. Siguradong merong quick deposit dito. Madaling makuha sa ganitong klaseng mga marka. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating analysis, shout out muna tayo sa ating mga katiyats in abroad. Sa Luzon, sa buong Pilipinas, Visayas, Mindanao, at lalo na sa mga isla dito sa Dinagat Island, Socorro, Siargao. Kumusta ang lahat sa araw na ito? At sa mga bago pa lamang, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Okay, so eto, tingnan natin yung iba. Meron akong nakita dito kanina na bilog na bato na mayroong square hole. At sa mga nais na gustong magpa-analyze sa inyong mga nakitang marker, siguraduhin nyo na legit markers ang ma-send nyo. Gawa kayo ng sketch map, pictures, and videos para sigurado. Ito yung sinabi ko. Ayan o, malalim na square hole at bilog ang bato. Ano po ba yan? Diba? Jackpot na yan. Ayan o. Man-made yung butas. Square hole nga. Kaya sigurado. At meron pang ano siya sa gilid niya o. Parang diamond na marka. Alright, so atin nagawa nito ng ilustrasyon. Sandali lamang, ako'y babalik. Okay mga katiyat, so ito yung unang ano, ito yung pinakamalaking nakatusok dyan na bato. Ayan o, ginuhitan talaga siya. At para siyang ano, ulo ng hayop, nakatingin pa itaas. Hahanap tayo ng mga countersign nito para makuha natin ang kahulugan. Tingnan natin ang iba pa. Ito kanina yung bilog na bato, bilog na bilog talaga. Ayan o, square. At malaman nyo, yung mga butas na yan, kapag 1 inch to 2 inches, ang mga lalim niyan, yan ay mga treasure inside the rock. Pwedeng treasure inside the rock yan, gold bars na napaloob sa bato, or treasure under the rock. Kasi yan, direkta yan, pababa. Yang butas. Kaya malalim siya kasi pag tusukin mo ng daliri mo, ay yung daliri mo magtuturo sa baba. Halimbawa ito, ito yung pointer finger mo, tapos ginanyan mo yan. Ayan, so ito yung pointer finger mo, paturo yan pababa. Kung wala sa loob ng bato, ay nasa baba niya ang item. So ito yung item mo. Pero dahil sa bilog na bilog ang bato, malamang nasa loob lang talaga nito kasi bilog siya. Okay, kaya igulong niyo ang bato na yan, igulong niyo yan, at saka niyo sa unahan, umpisahan. Ay, mayroon pa palang ano siya, o, triangle, o. Kaya kung ganyan, treasure inside the rock na ito,
kapag ganito, may triangle pa, oh. Grabe, ganda pala nito. Ayan, oh. Parang may dot pa nga sa gitna, oh. Ganda, maganda. Congrats sa inyo dyan, jackpot. Jackpot, oh, mga katiets. Kaya igulong nyo na yan sa unahan. Hanap kayo ng lugar na magandang biyakin yan. Okay, ang pagbiyak niyan ay parang durian. Kita niyo yung pagbiyak ng durian, hanapin niyo yung parang biyak. Parang bitak. Kapag may bitak, doon nyo tirahin kasi yun ang weakness ng bato. At madali siyang mabiyak. At pagkatapos biyakin ito, kapag walang laman ang loob, punta na kayo sa pinakailalim niya. Maghukay na, 2 to 3 meters lang yan kapag mga ganyan, sucker deposit. So 2 to 3 meters. Quick deposit yan. Ito yung parang ano ng pating, eh, bunganga, di ba? Parang ulo ng pating, oh, nakaganyan. Katuro pa itaas. At meron siyang nakahilira na nakatayo rin ng mga bato. Sadyang tinusok. Ito, nakalinya, oh. Mga 4 yata yan kanina, tingin ko, bago itong matulis. Kung tingnan din ito, parang piramid yan. So kung ganyan na parang piramid, ay sa baba talaga niya. Wala naman tayong nakikitang marka sa bato na nagsasabi na sa harap o sa likod. Kaya ang puntahan talaga niyan ay ang kanyang baba. Lalim. Okay, kapag ginawa yan ng isang platoon, may kalaliman, di ba? So 4 to 7 meters expected na lalim niyan. Kapag ganito, kasi pasadya na yan, eh. Mayroon ng disenyo. Kaya pwedeng marami ang nagbaon niyan. Okay, so target is sa ganito, huwag tayong kumpiyansa na dito talaga sa malaki. So ito yung ating number 1 na target, ang baba. Pero merong number 2 yan, of course. Kapag wala dyan, ay balik tayo papunta sa pinanggalingan. So hanapin yung panghuling bato at doon maghukay sa kahuli-huli ang bato. So yan yung counter niya. Okay, so ito yung ano niya. Meron nga palang bilog na bato sa pinakahuli yan, no? Kaya bilang kayo ng 1, 2, 3. Napansin niyo ba, mga katiets? Talagang sinadya, eh, no? Sadyang-sadyang pagtayo. Tinusok ang mga bato, eh. Ito, lahat yan nakatusok. Pati itong malaki. Pero sa malaki, mayroong guhit dito. Kaya sure, bull na sa baba. Sa baba ang turo niya. Kaya under this big rock. Yan, dyan. Pero sabi ko na kanina, kung wala dyan, ay balik tayo sa pinanggalingan natin. So ito ang tinuturo. Ang pang-apat na bato, ay medyo bilog pala ito. Kaya pwedeng may laman. So biyakin nyo rin yan. Ito. Number 2, biyakin nyo. O kaya ay pag walang laman ng bato, kasi maliit lang na bato yan, hukayin nyo ang baba niyan. Okay, so 3 meters test dig. Kapag may makitang mga bote, basag na plato, jars, palayok, yan, hukayin nyo hanggang 7 meters na lalim. Ito lang yung mga giveaway na lalim. Huwag na kayong magpatuloy pa ng mas malalim pa dyan. Kasi giveaway ang hinahanap nyo, eh. Eh kung wala sa 7, siguradong malalim na ang susunod dyan. Yan na yung mga tinatawag na medium to big deposit. So 14 meters, medium. 20 to 30 meters, big deposit. Meron pa ngang bunker na umaabot ng 60 meters ang lalim. Kaya discouraging na talaga ito. Hanggang ano lang tayo, 4 to 7 meters. Yan lang yung kaya natin. Beyond that, ay gagastos kayo ng malaki at delikado. So ito yung ano, harapan ng parang pating nga siya, oh. Parang ulo ng pating. Ito, kung merong ano dito, bilog,
Ayan, kung medyo malalim na bilog yan, ay pwedeng dito sa harapan niya. Sa layo yan na 3 to 4 meters sa harapan. So, meron tayong dalawang option sa ulo na ito. Halimbawa, ito yung ulo, ito yung lupa. So, ang option niyan ay pwedeng sa baba niya ang item. So, dito 4 meters estimated deep. Pero kung wala dyan, ay pwede sa harapan kasi parang may manipis na bilog dito. Kaya pwedeng sa harapan, pangalawang test dig, distansya niya ay 3 to 4 meters. Ayan, so yan lang aking pag-analyze niyan mga katiyats. Good luck sa lahat. At ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless sa lahat ng mga katiyats.